sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Ito Kay Po Again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanik TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo guys, let's go! Si Agent Morales, investigador. Gano'ng kalaking dagok yun? Para nakahanap siya ng katapat. Si Senator Estrada kay Agent Morales. At ano yung dagok yan sa kanyang political capital? Alam mo, MJ, hindi na sana dapat umabot dun eh. Pero yung pamamaraan kasi ng pagtatanong ni Senator Estrada, parang idinidiin na, ikaw, ang dami mong records. Ito. Alam mo, kahit demonyo, paulit-ulit nga ako, kahit demonyo ang background dun tao, kung sinabi niya, ang material dun, ako ho ang gumawa, ako ho ang pumirma, dokumento ko ho yan. Kaya ako, bilib ako dun kay Morales, matapang. Talagang consistent siya. At talagang sinabi in your face, ako ho hindi convicted. Yun ang masakit. If you bring the, yun nga yung sinasabi ko eh, never bring the debate as a political strategist. Never bring it to the to the arena where you will be cornered. Pero itong si Senator Santiago, Estrada, dinadala niya parati doon. He should not be the person to ask those questions. Dapat conscious siya doon. Kaso, he had to play a role, and I guess he chose that role. So, naging maanghang. It's good that cooler heads intervened. Kasi, talagang magiging mackriking yan. Talagang dadalhin kita sa puti. Prof, tingin mo, paano kaya matutulukan itong issue na ito? Though, nakakonsentrate si Senador Bato doon sa pagcraft ng panukalang batas o pagcraft ng batas. Kasi nga, na-open kanina na walang matibay na batas o kay polisiya sa sinuman na mag-leak ng mga confidential, di ba? Yan yung isa sa mga napag-usapan. Pati na rin yung naipunto rin ni Senador Chis Escudero, yung type ng meron bang sino ang nagdetermina na ito ang kukunin, yung sa shabu and marijuana doon sa pag-take ng drug test, no? So maraming mga na-open kanina na pwedeng gawan ng panukalang batas. Yet, ang inaasahan ng tao rito, eh, totoo bang gumamit ng illegal na droga ang Pangulo? Pero sa tingin mo, sa mga issue na nag-arise nito, pati yung sa huli, paano kayo matutuldukan na ito, ma'am? Well, kailangan mo yung folder. Kailangan mo yung deposition. Informant. Kailangan mo yung information, sino ba ang confidential, yung CI mo, confidential individual na kinunan mo ng sworn statement. Kung hindi yun lalabas, siguro aabot lang tayo dun sa level na yung mga panukalang batas. Maganda rin yung punto ni Senator Escudero, kasi pinakita niya may dalawang levels of drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Alam nyo yung... Hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Pero nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong doktor at chemist. Yung 2 minutes na check, hindi daw yun ganun kabilis. Lalo na sa issue ng cocaine. So, it's one thing na, yun, meron siyang clearance. It's another thing really to, at that point in time, people now, at that point in time, pwedeng totoo yun, pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test.
Nung tinanong ang Presidente Ukol dito, ma'am, dun sa bago itong comment niya kay Agent Morales, tinanong siya kung yun nga, paggamit ng illegal na droga, tinawanan niya lang ito. Now ngayon, nung tinanong naman si Morales, yun nga, resource person lang si Morales, yung sabi lang niya, iimbestigahan pa lang. Dahil yun ay parte ng operation. Hindi pa matumbok, hindi pa agad makapagsabi na gumagamit talaga. Kasi nga... Ako ang gumawa ng dokumento. Ako ang pumirma. Hindi natuloy. Ako ang nag-depose dun sa CI. Hindi lang natuloy dahil hindi ako pinayagan. Sinong hindi pumayag? Apparently, patay na yata yung hindi pumayag. So, tumaas sa level na ng ES, no? Nasaan yung folder? Ang taong bayan nag-iisip, paano nawala ang folder? Diba? Yun ang material dun eh. Kasi naandun yung deposition. Ngayon, may school of thought na sinabi na baka yung folder dinala mo. Diba? At nasa'yo. Diba? O, yung mga yan, we have to put that to rest. Or else, I don't think the committee can have a committee report. Opo. Kasi wala yung folder eh. Opo. Ngayon, idagdag mo dun yung 42C. May confirmation tayo na ang pag-aari ng 42C na ibinenta ng August at nangyari yung report ng March. So may confirmation tayo dun sa lugar na pag-aari talaga. Ang kailangan lang nating malaman, anong nangyayari sa loob? Marami nang lumalabas na mga storya at haka-haka. Marami na rin nagsasalita na taga corridor ng 42C. Napakahirap kung hindi natin aayusin yung committee report na yan. Ma'am, naniniwala kayo ma'am na yung paninira, lalo na yung pag-ungkat dito sa mga reklamo, sa mga kaso ng hindi pa convicted na si Morales, ay wala ng significance or hindi walang kaugnayan dito sa pinag-uusapan kung legit ba itong mismong dokumento? Ako naniniwala na legit yung dokumento. Whether santo o demonyo ang gumawa, ang punto, may dokumento, pinirmahan ko. Ako ang gumawa niyan. Clear. Ngayon, standard operating procedure yung sirain, gibain. Kasi that's the only way. How can you refute documentary evidence? Pero, katulad nung hearsay, sabi, hearsay daw yun. Paano ho magiging hearsay? Siya ang kumuha ng deposition. Yung tao nandun sa loob na nagsabi, ito po ang nangyayari. So, siya, sworn statement yung deposition, ha? Yun ang material. Ngayon, kung yan ilalabas sa darating na linggo, magkakaiba ang kulay nun. Yung sa rason po ng PDEA, tingin nyo hindi nagtutugma? Kasi sabi nyo nga, naipaliwanag din ni Agent Morales, ex-Agent Morales, na kaya walang number, control number, dahil hindi nga natuloy. At kung hindi na ituloy, possible na hindi rin nailagay doon sa kanilang documentation kasi siguro yung kanilang formis na tawagin, yun lang yung umusad talaga na mga investigation nila. Eh kaso nga, itong kay Morales ay hindi umusad, kaya wala silang kopya siguro. Pero tama ba na wala silang nakitang kopya, agad sasabihin na AI agad or peke itong lumabas? Maling-mali yung AI. Hindi na intindihan o nagsasabi kung ano ang AI. Tama si Senator Bato, no? Napaka-ordinaryo yung butas na supposedly may fastener. That's a very old way of sleuthing. Pero tama siya. Kasi yung butas hindi magagawa ng AI eh. Diba? Yung kanilang IT na manner of logging in, nung presentation ng PDEA, talagang pinakikinggan ko kasi at what point kailangang ipasok. Kung tatandaan nyo yung previous, yung nangyari kay Morales under the old system, which is paper and pen. So siguro may filing system sila doon. Nung sinabi niyang iniwan ko doon, tapos tinanong siya, kanino mo iniwan doon sa investigation and blah blah blah, it looks like somebody from there or si Morales ang nagdala ng folder. Kasi hindi na nailagay doon sa sistema ng dati.
hindi doon sa Formis ba yan? Yung Formis kasi is kwa na yon, may IT system na sila noon. So dalawang bagay lang yon, either may nagtago, may bumunot, o na kay Morales. Kasi naandun yung gumawa at naandun ang pumirma. Kaya hindi lang nadakit kasi hindi inapprove ng kanyang supervisor. Ay, hindi ko rin alam kung bakit nandun si General Santiago. Supposedly daw will question the integrity of the witness. And you know, you can throw all sorts of things. Ang hindi nagbabago, ha? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!